So yan mga sir, magandang umaga nga pala sa inyo. Ako nga pala si Chief Joel. So nandito tayo ngayon uli sa Auto Kid Service Care. So ngayong mga nagdaang bagyo, maraming tumatawag sa amin dahil concern nila sa mga panel gauge daw po nila, maraming lumalabas na warning lights. Magbibigay ako sa inyo ng mga tips. Ano ba ang ibig sabihin ng mga warning lights na yan? At ano ba yung magiging sanhi nito sa ating sasakyan pag hindi natin ito napacheck sa service center? So tara mga sir, panoorin natin itong video na to para maturo ko sa inyo. So tara! So yan mga sir, first warning light po natin, itong check engine. So ang mangyayari po sa ano natin mga sir, pagka lumabas po itong check engine na to, mas maganda pong ipagbigay alam na po natin kaagad sa mga technician natin or service center na nag-check engine na po yung sasakyan natin. Kasi pag hindi po kaagad na-check to, may posibilidad po na mas lumala pa yung problema ng ating sasakyan, mag-cause po siya ng low power. So mas maganda po mapakatingin na po natin kaagad to sa service center. So yan mga sir, next naman po natin yung heater glow plug. So normal po yan, kapag ka-switch on natin, dapat po mag-on po talaga siya. Then mga ilang seconds po, mag-off po siya. Pagka ito po hindi po nag-off, so possible po meron nang nagmamalfunction dun sa heater glow plug natin, ayaw na siya mag-off. So maganda po, ipatingin na lang din po natin ito sa service center para po makampante po kayo sa paggamit nyo ng sasakyan. So next naman po natin, pag nakita po natin itong warning light na to, itong battery na to na warning light, so meaning po niyan mga sir, hindi na po kumakarga yung alternator natin, hindi na siya nag-charge dun sa battery. Kung maganda na ito mga sir, check po muna natin yung mga battery lag ng sasakyan natin. Baka mamaya maluluwag lang po o naglo-lost contact lang. Pero pag na-check na po natin siya, mahigpit naman po siya at ganun pa rin po. Mas maganda po, dali na lang po natin siya sa service center para po mapacheck po natin siya. So next naman po natin, ito po yung brake warning light. Pagka lumabas po to, ibig sabihin po, may nagmamalabas malfunction na po sa brake system natin. Mas maganda po, ipa-check na po agad din natin to sa service center kasi delikado po to pag ito na po ang lumabas, yung warning light na to. So yan, next naman po natin, itong oil pressure gauge. So pag nakita po natin na lumabas to sa warning light, meaning po na ito mga sir, humihina na po yung supply ng oil sa engine natin. So need po natin kagad ito ipa-check sa service center pag nakita po natin tong warning light na to. Possible po na ito mga sir, pag hindi po natin siya mapa-check, kumatok yung sasakyan natin o bigla na lang pong huminto sa daan. So yan mga sir, pag ito po lumabas tong warning light na to, ibig sabihin po niyan mga sir, nag-overheat po yung ating sasakyan. So mas maganda pong igilid na po muna, check po natin yung coolant natin kung nasa tamang level na po ba or wala na po siyang coolant. So kailangan natin siyang lagyan. Kapag nalagyan naman natin mga sir, tapos nag-indicate pa rin po siya, ibig sabihin po niyan mga sir, may problema na po yung engine natin. So mas maganda pong ipagbigay alam na po natin to kaagad sa service center or pakita na po natin sa kanila. So yan mga sir, pag nakita nyo naman itong mga warning light na to, so ang ibig sabihin po na ito mga sir, yung DPD natin possible po na barado na or kailangan na siyang linisan. So ano po ba yung DPD? Yung diesel particulate filter. Kailangan po nyan mga sir, pagka nag warning po kasi ito, kailangan na pong malinis yung filter na yon. Possible po na barado na po ng mga carbon, so kailangan na po siyang malinisan. So yan mga sir, pag nakita naman po natin itong warning light na to, ito po yung urea pump natin na warning light. Pagka lumabas po itong warning light na to, possible may problema po yung urea pump natin. So kailangan natin ipacheck po kagad to sa service center kung bakit po nagwa-warning light. Magkakos din po ito ng low power ng ating sasakyan. So yan mga sir, next naman po natin itong fuel sedimeter natin. Pag nakita po natin itong warning light na to, so meaning po neto, may tubig po yung fuel sedimeter natin. So kailangan po natin siyang i-drain or linisan na po natin yung filter o palitan na po natin. So yan mga sir, pag hindi naman po natin siya nalinisan kaagad, so possible po na magkaroon ng low power yung sasakyan natin o bigla na lang pong mamamalya at bigla na lang mamamatay sa daan. So yan mga sir, naturo ko na po sa inyo ano ba yung mga warning lights na lumalabas sa panel gauge natin. So yan mga sir, kung meron pa kayong comment, question and suggestion, pwede kayo dyan mag-comment sa baba. Kung may problema naman kayo sa unit nyo mga sir, pwede kayong tumawag dito sa Auto Kid Service Care. Handa po kaming tumulong sa inyo. So yan mga sir, maraming salamat sa panonood ng video ito. So yan, ingat po tayo palagi sa pagmamaneho, lalo na ngayon na maraming dumarating na sakuna sa atin dito sa Pilipinas. So yan, ingat po tayo palagi. So yan, maraming salamat po. See you in next video.
We'll be right back.